Good evening po sa inyong lahat at welcome po sa Loving the Scripture. Ngayon pong gabi, tutuloy natin yung series natin na A Song of Repentance, yung study po natin sa Psalms chapter 6. And so far, no, yung mga topic na inaral natin, parang unpleasant topics. Like for example, a soul in anguish. Yung pangalawa naman, loss of intimacy. Now dito po kasi sa Psalms chapter 6, tinitingnan po natin ano yung mga epekto ng kasalanan sa buhay natin. Okay? And by knowing kung ano yung mga epekto ng kasalanan, our goal is for us na matuto na mag-repent sa Panginoon. So tonight, no, we will look at two other verses in which we can see the effect of sin in our lives or the effect of ongoing sin in our lives. So for our 50th episode, pag-uusapan po natin is drowning in tears. So in Psalms chapter 6 verses 6 to 7, sabi doon, I am worn out from my groaning. All night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. Verse 7, my eyes grow weak with sorrows. They fail because of all my foes. Now another consequence of sin, a sense of spiritual and bodily fatigue. Sabi doon sa verse, I am worn out from my groaning. Pagod na pagod na ako, ubos na yung lakas ko. All night long, I flood my bed with weeping. I drench my couch with tears. Now, this is just an exaggeration. No? Hindi naman literal na bumaha dun sa kwarto ni King David. But ito po yung ginamit niya na term to express yung sorrow na nararamdaman niya. To express yung pagmumourn niya dahil sa kanyang kasalanan. Now, last episode, no, we saw that in a sense, God's presence abandoned King David. And because of that, it caused him a deep anguish and sorrow. Sa unang mga verse pa nga lang, a soul in anguish, yung term na ginamit. Natanong ko po, no, na-experience na po ba natin yon? Have you ever experienced a deep sorrow to the point na umiiyak ka buong gabi? Ganun yung pagkakasabi ni King David, eh. All night long. Siguro po, bawat isa sa atin, in a sense, no, na naranasan na natin na sa sobrang lungkot, parang nakatulog na lang tayo ng umiiyak. And David experienced that when he cannot feel the presence of God. David experienced that because of that sin. Nasabi nga natin na kaya nga humihingi siya ng tawad sa Panginoon, kaya nga nag-a-ask siya sa Panginoon na huwag siyang i-disiplina, na huwag siyang i-punish. Sabi po sa verse 7, my eyes grow weak with sorrow, they fail because of all my foes. Now we see here that one of the reasons why David was in distress was his enemies. Now we don't know exactly kung ano yung ginagawa dito ng enemies ni King David, but makikita natin dito na isa sila sa mga rason kung bakit in distress si King David. Maybe they were slandering King David. Maybe they were talking accusations kay King David. Maybe yun yung mga ginagawa ng enemies niya. But our conclusion for tonight, no, this is not just a consequence of sin. On a positive side naman, this is also an indication that King David was on his way to true repentance. Ulitin ko, no? This is not just a consequence of sin, yung makikita natin dito sa verses na to, pero makikita rin po natin dito yung positive side that it is an indication that King David was on his way to true repentance. You know, sabi sa Matthew chapter 5, blessed are those who mourn. When we mourn, when we truly experience sorrow, because of our sin, because we offend God, we are on our way to true repentance. Meron po tayong tinatawag sa Bible na godly sorrow. That means you are truly sorry for what you did. And you want to feel the presence of God again. You want to be reconciled. You want to experience the forgiveness of God again. Okay? And that is an indication of a repentant heart. Ay, hindi ko po sinasabi dito na mag-iyak-iyakan tayo. Alam po ng Panginoon yung puso natin kung totoong nagmo-mourn tayo sa ating mga kasalanan. Okay?
God bless everyone. Shalom.